Kung gusto mo talaga makilala yung kapatid ni Shaira, ikaw sana gumawa ng paraan para magkaayos sila. Siyempre, una, alamin natin kung anong pangalan ng kapatid niya. Saka natin siya hanapin. May kailangan kang malaman sa babaeng yan! Ano? Nahuli ko siya! Iniiyakan niya pa yung litrato ng asawang anak niya! Oo, oh, tama ka. Umiiyak ako. Alam mo kung bakit? Umiiyak ako kasi nagpaalam ako sa kanya. Sa kubo nito magpaliwa. Leo, teka lang! Ba't mo siya dito para sa ahan? Huwag mo akong pangunahan! Seems unfair na nagpapakasal na tayo pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung family background ko. Anong ibig mo sabihin? You deserve to know the truth. Everything tungkol sa kapatid ko. Ako, si Bangus, ay buong pusong tinatanggap na maging kabiyak nila yon. Tanggapin mo to bilang tandaan ng aking pagmamahal. Sa kapangyarihang itinalaga sa akin ng kilusan, kayo ay binabasbasan ko bilang mag-asawa. Mabuhay ang bagong kasal! Han, anong ginagawa natin dito? Han, nagsinungaling ako sa'yo nung sinabi ko hindi ko alam kung nasaan yung kuya ko. Ngayon, ipapakilala na kita sa kanya. Shaira? Kuya Eric! Kamusta? Kung ngayon lang kita na bisita. Shaira, wala kang dapat ihingi ng tawad. Masaya pa nga ako na nandito ka. Nagkakausap tayo ulit. Shaira, pasensya na sa lahat ng mga nangyari, ha? Sino siya? Kuya, ito si Jordan, yung fiancé ko. Nagpunta kami dito kasi papakasal na kami. Jordan, Han, yung kuya ko, si Kuya Eric. Nice to meet you. Nice to meet you. Puta. Alam mo, napakaswerte mo. Kasi yung kapatid ko yung mapapangasawa mo. Yung batang yan, napakasipag. At napakabait. Alam mo, kung tutusin sa amin dalawa, ako yung panganay. Pero siya pa yung mas responsable. Teenager pa lang yan si Shaira nung naiwan ko siya. Nalulungo ako sa droga at nakapatay. Kaya, yun. Imbis na matutukan ko siya, mabantayan, naiwan ko pa. Kaya, bunso, sana papatawad mo ako sa lahat na nangyari, ha. Naiwan kita sa ere. Imbis na maging mabuting kuya ako sa'yo, inuna ko pa yung mga bisyo-bisyo na yun. Kuya, kalimutan mo na yon. Ang importante, okay na tayo ngayon. Para saan? Salamat dahil kahit sobrang gago ko, kahit sobrang sama ko sa'yo, minahal mo pa rin ako. Huwag ka mag-alala. Mabawi ako sa'yo. Magiging mabuting asawa ko. At hindi mo pagsisisihan ang pagpili sa akin. At sa kalasan.
Ngayon, nung dumako sa buhay ko, hindi ko akalain na maraming magbabago sa akin. Hindi ko akalain na mas magiging masaya ako dito. Nandito ko matatagpuan ang tunay kong pamilya. Ngayon na nasama niya tayo. Siguro naman kung pwede tayo magkaroon ng sarili natin na lang. Kahit kung magkaroon ng pamilya sa akin, gusto ko. Gusto ko rin. Han, salamat nga pala sa ginawa mo kanina. Pinakilala mo ako sa kapatid mo. Pasensya ka na ha kung ayoko ipakilala yung kapatid ko before. Ayoko kasi na magbago yung tingin mo sa akin once na malaman mo na may kapatid ako na nakulong dahil sa drugs. No. In fact, natuwa ako kasi nag-open up ka sa akin. I'm really proud of you. Kasi sa kabila ng mga nangyari sa inyong dalawa, nakipag-ayos ka pa rin. Napakalaki talaga ng puso mo. Alam mo, na-inspire kasi ako sa sinabi mo before na family is important. Sayang lang na hindi makakasama yung kuya ko sa wedding. It's alright. Ang importante, okay na kayong dalawa. Oh, ginagawa mo dito. Napadalaw. Hindi naman tayo close, ah. Tinanggal mo pa ako sa trabaho dati, diba? At ikaw pa yung pinakasinusumpa akong boss. Pwede ba makinig ka muna sa akin? Meron akong job offer sa'yo. Handa akong magbayad na malaki. Interesado ka ba? Anong klaseng trabaho ba yun? Kailangan mo na magpanggap na magkapatid tayo kapag pinakilala ko sa'yo yung fiancé ko. So ano? Acting lang ako tapos babayaran mo na ako. Ganyan lang kadalas. Nuuto mo lang yata ako eh. Tsaka bakit mo gustong lukuhin yung mapapangasawa mo? Pwede ba? Huwag ka na masyadong maraming tanong. Tatanggapin mo ba yung offer ko o ibibigay ko na lang sa iba? Huwag ka mag-alala. Kapag kinasal na tayo, di na ako mag-keep ng secret sa'yo. Sabihin ko na sa'yo everything. The good, the bad. Kasi ganun kita kamahal. Napakaswerte ko na ikaw mapapangasawa. Mga kasama, nalalapit na ang ika-25 anibersaryo ng Kalasag. Kaya dapat ay simulan na natin ang paghahanda. Importanteng okasyon to. Kaya dapat magkaroon tayo ng malaking pagdiriwang. Leon. Leon, nakikinig ka ba? Pasensya ka na, Lakdan. Okay, ulit nga yung mga sinasabi mo. Lakdan.
intindihin mo na lang ang pinuno natin. Alam mo naman, nasa ikapitong langit pa tong si Leon dahil galing sa pulot kata sila ni Pangus. Alam mo naman, diba? Bakula! Tigilan mo na nga yung pangangantsa. Oras ng pagpupulong. Magseryoso ka nga. Pusit, nagbibiro lang naman ako. Ano ba yan? Palibasa, matandang dalaga, kaya hindi pa nakatikim ng pulot kata. Pasensya na. Pag-usapan na natin yung mga gagawin natin sa ating anibersaryo. Leon! Leon! Wago. Oh. May masamang balita kami nasagap sa bayan. Ano? Nagbabalak daw ang militar ng panibago operasyon para supilin natin kilusan. Diyos ko, Leon. Delikado yan. Ano gagawin natin? Nagsimula na Rosal magpadala ng sundalo para suyuri ng Karating probinsya para hanapin ang ating kampo. Bago ang hepe ng militar kaya gusto magpapogi sa publiko. Kaya yan, pinag-iinitan tayo. Baka hindi natin kayanan ng opisibo ng militar. Lumikas na lang tayo hanggat may oras pa. Ba't tayo atras, Cuneo? Dapat lumaban tayo. Ipakita natin sa mga militar na hindi tayo natatakot. Inaalala lang namin ang kaligtasan natin. Kapag nakipaglaban tayo sa militar, siguradong maraming mamamatay na Kalasag. Nang manumpa tayo sa Kalasag, ipinangako natin na ipagtatanggol natin ang adikain nito. Kahit na ang kapalit pa nito ay ang pag-aalay ng buhay. Diba? Leon, diba tama ako? Kapag lumikas tayo ngayon, di pinatunayan natin sa gobyerno mahina't duwag tayo. Mas lalo silang maglalakas loob na tugisin tayo kahit saan pa tayo magpunta. Palakasin ang depensa sa perimeter ng kampo. Magdagdag kayo ng espiya sa bayan para malaman natin ang kilos ng mga militar at sabihan natin ang mga kasapi natin na maghanda sila kung sakaling lumusob ang mga militar. Naiintindihan nyo? Masusunod, Leon. O kilos! Leon, desidido ka na ba talagang labanan ang militar? Puprotektahan natin ang kampo. Kahit magkamatayan pa. Huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko. Pero hindi ba tama si Cuneo? Hindi ba mas mabuti kung maghanap na lang tayo ng mas liblib na lugar tapos doon tayo magpatayo ng panibagong kampo? Ano yun? Tatakas tayo? Bangus, alam mo naman na hindi duwag ang mga Kalasag. Ayun, hindi naman kaduwagan ng matras. Para to sa ikabubuti ng kilusan. Gagawin lang naman natin to para wala nang malagas na buhay sa mga Kalasag. Kahit na. Ayokong isipin ng mga militar na duwag tayo. At ako ang leader. Ano na lang iisipin ng mga kasama natin? Na mahina ang leader nila? Nakikiusap ako sa'yo bilang asawa mo. Iba ikaw na rin nagsabi na gusto mo nang bumuo ng pamilya. Ano natin yung gagawin kung lagi na lang may nakaambang panganib ng gyera? Paano kung masaktan ka? O ako? Si Billie, yung mga magiging anak natin. Ngayon alam kong may responsibilidad ka sa kilusan bilang pinuno. Pero sana isipin mo rin yung responsibilidad mo sa amin. Sa pamilya natin. Ngayon kung palagang mahal mo ako, hindi mo isusugal yung buhay ko.
Isipin mo yung pamilya natin. Yung kinabukasan ng mga magiging anak natin. Tita Shai, can I sleep here tonight? Pwede po ba natin i-continue yung binabasa po nating storybook? I really want to know po kasi how the story ends. Baby, I'm so sorry pero I'm really tired. Pwede bang laruin mo na lang yung music box mo, ha? Para makatulog ka. Okay? Sige po. Baby, alam mo, kahit sobrang tired ni Tita Shire, I always have time for you. Tara, magbasa na tayo. Talaga po? Oo, of course. Sige po. Tara, doon ka. Tabi tayo. Wait. Saan ba tayo nag-stop last time? Wait, hanapin natin. Let's see. Ayon. So, the Wicked Witch took Rapunzel to the castle and isolated her there. But Rapunzel still loves her and treated her like a real mother. But the Wicked Witch had other plans. She was only using Rapunzel to get what she wants. What's wrong, Han? Wala, Han. Pinapanood ko lang kayo. Thank you, ha. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko mapapalaki si Tori na nag-iisa. Mabuti na lang nandyan ka. In the past 4 years, you've always been a mother to her. Ano ka ba? Sino ba namang hindi may in love sa kakita ng baby na to? I love you, Tori. I love you too po, Tita Shai. That's so sweet. Siguro naman nabalitaan nyo ng lahat na kumikilos na ang militar para hanapin ang kuta natin. Oo, Leon, nakahanda kaming lahat makipaglaban. Handa kaming lahat magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang kuta. Bilang pinuno nyo, responsibilidad ko na protektahan kayong lahat. Kaya napagdesisyonan ko na para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat, napagdesisyonan ko na hindi na tayo sasabak sa labanan. Hindi na tayo sasabak sa labanan. Pero Leon, hindi yan yung utos mo sa amin kanina. Oo, alak na, alam ko. Pero nagbago na ang desisyon ko. Mas importante sa akin ang kaligtasan yung lahat. Ayoko nang dumanak pa ang dugo at masaktan ang ilan sa inyo. Teka, Leon. Anong gagawin natin? Tutunga nga lang tayo dito? Aantayin natin ang militar na lusubin tayo nang wala tayong kalaban-laban? Itutuloy natin ang pagdiriwang ng ating anibersaryo. At pagkatapos ng pagdiriwang natin, ay aalis na tayo kagad para hindi na tayo maabot pa ng militar at humantong pa sa labanan. Maghanap tayo ng bagong kuta. At ang bagong kuta na yon kung saan hindi tayo maaabot at mahahanap pa ng mga militar. Bakit di mo man lang kami kinonsulta bago ka magpalit ng desisyon, Leon? Sa buong kasaysayan ng Kalasag, ngayon lang tayo atras sa labanan. Kung andito si Kajaguar... Huwag mo nang idamay ang taong wala dito, Alakdan. Ako na ang pinuno ng Kalasag. At ang desisyon ko masusunod. Kung sino man ang susuway sa desisyon ko, malilintikan sa akin. Naintindihan niyo lahat?
Buti na lang talaga nakinig sa akin si Leon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ko kasi aling pusit, hindi ako sang-ayon na makipagyara ang mga kalasag. Kaya kinumbinsi ko si Leon na mas makakabuti kung lilikas na lang tayo. Pangus, may mga tagapayo si Leon pagdating sa mga desisyong makakaapekto sa kampo. Hayaan mo na lang sana silang gawin nilang trabaho nila. At huwag ka nang makialam kung ano man ang napag-usapan nila o napag-desisyonan. Halimposit, kasalanan ko ba kung mas may tiwala at mas nakikinig si Leon sa mga opinion ko? Kung ang payo mo e taliwas sa gusto ng nakararami, yun ang problema. Hindi magandang nahahati ang desisyon ng pinuno natin nang dahil lang sa binubulungan mo siya ng kung ano-anong kontra sa sinasabi ng mga tagapayo niya. Pasensya na ho, Alimposit. Pero kasi mula nang magpa siya akong yakapin ng kalasag, ang dami ko na akong gustong baguhin sa pamamalakad ng Kilosan. Kaya wala nang makakapigil sa akin na gamitin yung boses ko para tulungan si Leon, para mas maging mabuting pinuno siya ng kalasag. Anong balita, Kapusit? Si Bangus ang nag-impluensya kay Leon para baguhin ang desisyon niya. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa kanya. Akala ko mahina at tatahi-tahimik. Yun pala uhaw din sa kapangyarihan. At ginagamit niya si Leon para masunod ang gusto niya. Tama yung hinala ko. Magsusumbong nga si Aling Pusit kay Laalaktan at Sawa. Hindi na tama to. Hinahayaan ni Leon na maging mahina ang Kilusan nang dahil sa impluensya ng babaeng yan. Sinisira niya lahat ng sinibulan ni Kajaguar. Hindi na ito yung kalasag na sinalihan ko noon. Kung meron na tayong pinakadapat sisihin dito, si Bangus yun. Dahil siya ang lumalason sa kaisipan ni Leon. Kaya mga kasama, papayag ba tayo? Papayag ba tayo na matiktahan ng tulad niya ang leader ng Kilusan natin? Hindi kami papayag. Papayag. Pwes, kailangan na natin kumilos bago patuloy ang hilahin ni Leon ng Kilusan pababa. Kailangan may gawin na tayo. Sige, kayo-kayo mag-away dyan. Para kayo na rin ang tuloy ang magpabagsak kay Leon at sa kalasag. Oh. Saan ka galing? Kanino pa kita hinihintay? Leon, galing kasi ako sa kakahuyan, kumuha ng mga panggatong. Nakita ko doon si Aling Pusit, Sawa at Alakdan. Nagpupulong-pulong sila kasama ng mga ibang kalasag. Oh, ang gabi na. Bakit sila nagpupulong-pulong? Saan ka bakit sa kakahuyan? Narinig mo ba ang pinag-usapan nila? Oo, Leon. Tutul sila sa desisyon mo na lumikas na lang. Gusto nila suwayin lahat ng utos mo. Saka gusto nilang hikayatin lahat ng kalasag na lumaban. Leon, gusto kanilang pabagsakin. Ayup ka! Walang mangingialam sa inyo kundi pasasabugin ko yung mga ulo ninyo! Ikaw! Ikaw ang kanang kamay ko! Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko! Tapos ikaw pa ang susuway sa akin! Ano pinagsasabi mo, Leon? Wala akong ginagawa masama! Huwag kang magsinungaling!
Dahil alam kong nagpulong kayo at plano nyo na suwayin ako. At bakit ka namin susundin ako? Mali naman ang gusto mong mangyari. Ha? Sinubukan ka namin kausabi pero hindi ka nakikinig! Kaya wala kami ibang pagpipilian kundi yung sawayin ka. At baka nalilimutan mo na wala sa kalasag, wala sa ugali ng kalasag ang maging duwag! Wala akong pakialam kung sang-ayon kayo o hindi sa desisyon ko. Ako ang pinuno. At tungkulin nyo na sundin ang lahat ng utos ko! Utos mo ba talaga yan? Utos ng asawa mo? Anong klaseng leader ka? Kung lahat na sinasabi niya, susundin mo lang. Ikaw ba talaga namumuno ng kalasag o yung babaeng yan? Huwag mong itama yung asawa ko dito. Bakit hindi? Siya naman ang sumisira sa kalasag, di ba? At siya rin ang dahilan kung bakit ka mahina at duwag. Tama na! Hindi ko pa rin po makalimutan si Cristy. Jordan, kung totoo yan, bakit mo ipagpapalit ang anak ko? Nakipagkasundo ako sa mga militar. Nangako ako na isusuplong ko sa kanila si Leon at ang lahat ng makapanalig nito. At bilang kapalit, ay bibigyan nila tayo ng amnestiya. Ito na ang pagkakataon ko para tumakas. Ito na ang matagal kong hinihintay na araw.